Paimbestigahan ni DPWH Secretary Rogelio Singson ang hindi umano pagsunod sa pamantayan ng ilang contractor para sa ginagawang pansamantalang tirahan ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa Tacloban City. Sinuspende po ng DPWH ang pagtatayo ng mga ito. Balita natin ni Dano Tincunco. Disyembre pa lang nakatayo na ang bunkhouses na ito sa Giwan Eastern Samar, sa Pasay Samar, at sa Tacloban at Palosa Leyte. Mga pansamantalang tirahan sa loob ng 2 taon habang ginagawa ang permanenteng tirahan ng mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. 126 bunkhouses ang naitayo na mula sa kabuuang 222 para sa mahigit 5,000 pamilya. Pero sinuspende muna ng DPWH ang construction ng iba pang bunkhouse. Binago kasi ang plano ng mga ito matapos punahin ng International Organization of Camp Coordination and Camp Management Philippines o CCCM na binago raw ng ahensya ang unang ipinakitang disenyo at plano ng DSWD na akma raw sa international standards. Ang mga ipinatayong bunkhouse masyado raw magkakadikit at walang ventilation o daluyan ng hangin. Kapag itinuloy na ang paggawa, ang naunang 24-unit bunkhouse para sa 24 na pamilya na may sukat na may 8.64 square meters kada unit, magiging 12-unit bunkhouse na lang. Pero mas malawak na ang sukat, 17.28 meters. Ang presyo, mahigit 65,000 pesos kada unit na merong tig-apat na common toilet at common shower at isang common kitchen kada bunkhouse. Of course, people will say this is overpriced and so on and so forth. But let's look at the specifications. We're specifying here a much thicker GI sheet roofing. And we're using here 0.40 millimeter thickness. No? Kasi 0.17, baka madiinan mo lang yon, lulundo na yon. No? Hindi naman daw masabi ng CCCM kung may sariling pamantayang sinunod ang DPWH. Baka nga raw may iba-ibang pamantayan ng bawat kontraktor sa mga tinayo ang lugar. Sabi ni Singson, posible raw ng underspecified o di nasunod ng ilang kontraktor ang itinakda nilang plano sa mga temporary shelter. Kaya bibiyahing Tacloban si Singson para mag-imbestiga. Ang usapan dyan, ganito yung specifications namin. Kung hindi sila sumunod riyan, bakit ko naman sila babayaran? They have an option of retrofitting. Bukod sa mga bahay, problema rin sa Tacloban ng mga naanod na barko na kakatayin na lang sa pangunguna ng Philippine Coast Guard. Problema rin ang mga tent at temporary learning spaces para sa mga nagbalik eskwela ng estudyante sa Tacloban dahil mainit ang mga ito at maputi. Dano Tincunco, GMA News.